Hi guys! Wala nga kami maisip na uulamin ngayon dahil wala nang isdang mabili sa palengke dahil sa nangyaring oil spill. Kaya nga eto at bumili na nga lang kami ng 3 Saba sardines. Isda pa din naman yan. Mas lalong mahirap mag-isip ng uulamin ngayon dahil sa nangyaring oil spill dito ay wala nang halos mga tindang isda sa mga palengke. Kaya ang magiging choices mo na nga lang ay karneng baboy at saka manok. Panigurado magtataasan lalo ang mga bilihing karne lalo na't wala namang isdang mabibili. Kaya itong at nag-isip na nga lang ako ng uulamin na kahit papaano ay makakatipid. Syempre, sinalang ko na muna itong aming kawali. Nilagyan ko na nga ng mantika para uminit agad. At pagkatapos, sinilagay ko na rin itong bawang. Hindi ko na nga na-videohan yung paglalagay ng sibuyas. Hindi ko pala napindot, kaya ito, sinunod ko na nga itong sardinas. Halu-haluin nga lang ng kaunti at saka dagdagan ng tubig. Depende na sa inyo kung gaano karaming sabaw ang gusto ninyo. Pero dahil nga sa favorite namin ito, idinagdagan ko na nga yung sabaw para naman kahit papaano yung magkasya sa amin. Nang matanawan ko nga yung mga usbong ng sampalok dito sa tapat ng bahay namin, idali-dali ko na nga pinakuha para naman kako kahit papaano yung may gulay o kung may ilalagay. Napakasarap pa namang ilagay nito sa sardinas. Paboritong paborito nila yan na niluluto ko. Kaya nang mahugasan at magayat ko nga yung usbong ng sampalok, inilagay ko na rin agad dito para kasama ng umasim. Nako, sobrang sarap nito. Pwedeng-pwede niyong lutuin sa inyong mga bahay. Medyo nakulangan pa nga ako sa pampaasim, kaya naman nilagyan ko nitong sampalok powder. Bahala na kayo kung gaano kaasim ang gusto ninyo, pero masarap talaga dito kapag maasim na maasim. At nang maluto nga, idali-dali na nga kaming kumain at hindi na nga na-videohan. Kain na tayo! At nang matapos nga kumain, itong at umalis na kami agad. Dahil kukunin nga namin yung mga order sa aming mga kamote. Fast forward na nga natin mga mare, ito na nga at nire-repa ko na at yung aking isang customer ay pumunta pa talaga dito sa bahay namin. Nanggaling pa nga yan ng proper bansun. Nakilala ko nga lang yan nung naging magkaklase nga kami sa dressmaking. At naging kaibigan ko na rin. Ang dami nga binili ng babae na yan at sila nga daw yung magliligoan sa may kunrasun. At itong kamote nga daw ang babaunin nila. Ay okay din nga naman ito, sabi nga na aking isang customer ay maigi din pang pautot. Nang matapos nga kami mag-repack, ay eto at kinukwenta ko na nga yung mga lahat ng napamili niya. Ay ayusi at baka malugi si Inday. Inabot na nga kami ng hapon, kami nga dali-dali pa at kami magdi-deliver pa sa bansud. Buti na nga lang at malaki itong laganan namin dito sa motor, kaya naman hindi ako mahihirapan. Fast forward na tayo mga mare, eto nga at nag-deliver na nga kami sa bansud, hindi ko na nga na-videohan lahat. At pagkatapos nga namin mag-deliver, ito at nagpunta naman ako sa simbahan. Dahil nag-practice kami para sa praise and worship kinabukasan. Syempre kasama namin ang aming masipag na secretary. Yun lang, maraming salamat!